Ayan. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ayun, galing ako sa labas. Sa labas, hindi sa labas eh. Galing ako sa, ano, sa mismong, ano, sa mismong Santo Tomas. Mapapavaccine sana ako. Ngayon, anong nangyari? Hindi ako naturukan. Kasi, dinumog ng tao yung ano yung vaccination center sa pinuntahan namin kasi kanina umaga umalis na ano sila Ate Julie yung ano yung kumari ko din may schedule talaga sila ng vaccine doon sa mismong Santo Tomas, which is yun yung schedule area na doon dapat magpapavaccine. Ikaso ang hindi naman mahaba yung pila daw, matagal yung ano, pero may number na sila na tatawagin na naka next na silang magpapavaccine ngayon. Sobrang tagal, naiinip na sila doon. Tapos may nagsabi sa kanila na parang co-teacher yata siya ng kapatid dito sa kabila, kasi ano, nagpa-vaccine din na doon daw pumunta sa kabilang area, which is wala doon nakapila. Pwedeng magpa-vaccine. So, sumugod sila. Pumunta sila doon. So, sabi nga nung nag-assist sa kanila, ba't daw paalis pa eh, meron ng ano, number. Kumbaga parang tuturukan na nga sila. Eh ngayon, hindi na nila pinaturok yung doon sa mismong, ano, sa mismong lugar kung saan nakaschedule yung ano nila, yung turok. Doon sila pumunta sa, ano, sa walang schedule. So, naturukan naman sila kasi wala nga talagang pila. So, mabilis lang yung process. Ngayon, anong nangyari? So, umaga pa yun, di ba? So, nagpunta sila doon. Umuwi na sila. So, 5 minutes pa lang na nakakarating sila dito. Sinabihan ako. So, medyo tanghali na. So, sinabihan ako. Di sabi ko, sige, papaturok din ako kasi wala naman problema sa akin. Kasi maganda yung brand eh. Pfizer kasi dito eh. So, Pfizer, Astra, tsaka yung may Sinovac din, pero kukunti yata, parang tanawan yata yung Sinovac. So, hindi to pinapansin ko kukunti. Sa Pfizer, lahat nakapila. So, ngayon, anong nangyari? Nung ako na, sinamahan ako ni Napare doon, ayun, ang haba na ng pila, guys. Tapos, nasa dulo na talaga ako. Tapos, si Mari na yung nagsulat sa akin, kasi wala akong dalang ballpen. Tapos, yung form nga na nabigay sa akin, may sulat na, wala, naubusan na rin ang form. Tapos, naka-break pa yung mga doktor. So, pila-pila. Tapos, nakapila na yung iba, yung mga senior. Tapos kami naman, hindi pa kasi wala pa kaming ano, wala pa akong form. So si Ate, sinulatan niya na yung form na meron siya, pero may sulat na nga kasi. Pero inano na rin namin, is parang mapapila na nga kasi ang haba na talaga, ang dami ng tao. Alam, imagine niyo yung ano, yung parang may one for all yung sa Itbulaga, ganong kahaba yung pila. Hindi ko na nga bilinag kasi nga magulo na. Tapos ngayon, anong nangyari? So, nasa dulong-dulo na talaga ako, as in yung pila, hindi mo na rin maintindihan, para na siyang, ano, yung isaw, yung ganun, yung pag-ganun-ganun na siya. Tapos, sinusundan ko na lang yung mama na, ano, na kararating lang din, kasi hindi niya rin alam, sinabihan lang din siya ng asawa niya, kasi siguro teacher din yung asawa niya. Nakakakwentuhan ko nga ng kaunti sa pila na, ano, na, sinabihan lang naman siya. Tapos, ako sabi ko, sinabihan lang din ako. Tapos, yun, sabi nila, ano, saan daw ba yung pila? Di, nandun na kami sa dulo, di, inaantay namin kung ano sasabihin. So, since naka-break pa nga ang mga doktor, nakakagulo na, tapos ang haba-haba na ng pila niya. Tapos, anong nangyari? Ayaw na magpapasok nung parang health worker doon sa may, ano, doon sa may pinakadulo na talaga. Kasi, hindi na maintindihan yung nangyayari. Tapos, parang na-high blood na siya. Tapos ang sabi, bakit daw kasi hindi nakikinig sa mga LGUs? Yun kasi naging problema, guys, parang kulang din sa coordination ng mga LGUs. Basta lang, parang sinasabi lang to. So, parang hearsay lang din naman yung nangyari dito sa amin. So, may nagpupunta sa amin dito ang barangay, pero ano, may mga nakakaligtaan kasi. So, pag ganun yung nangyari, nasabihan lang din kami, saka lang kami mapupuntahan din talaga. As in, makakapunta doon sa, ano, sa lugar. So, ngayon, ito na nga yung nangyari. Hindi na daw nilakasalanan ko, hindi daw nakikinig sa mga LGUs. Tapos, ano, hindi na daw sila magtuturo kasi nga naubusan na, kukunti na lang yung vaccine. Ang dami pa ng taong dumating. Yung mga pumunta doon, hindi rin sila nakaschedule sa araw na to. Ako lang yung nag-iisa doon sa pila.
na taga dito sa area namin na parang yung mga kasama ko, ano lang ako doon eh, parang saling kit-kit. Yun nangyari sa akin doon. Tapos yun nga, eh nakakwentuhan ko yung mga magkakaano lang din doon. Tapos sabi nila, hindi na daw sila alis magbabaka sakali na nga daw sila. Eh yung mga nakaschedule na lugar, tatlo lang. So ngayon, yung ayaw umalis doon, Monday pa yung schedule nila, pero ayaw na nilang umalis. So ako, umalis na ako kasi sabi ko, ayaw ko na maghintay kasi nga ang haba. Wala rin ako tsagang pumila ng ganun. Ayaw kong pumila, sobrang haba. Tapos yun nga, pagdating nung ano, naghahanap pa na kami na Mare, hinahanap na kasi kasama nga ako, may dala kang may sasakyan eh. So, nakisakay lang din ako sa kanila, dun sa car nila. Tapos, nakakahiya din mo, yung magpahintay kasi nga, syempre, ano, makakaabala din naman ng ano, ng tao. So, yun nga yung nangyari. Naghahanap pa kami, na hinahanap ko na rin naman sila. Nagkakita na rin kami. Tapos sabi ko, Mare, hindi na ako pipila ng ganyan. Kasi nga, ano, ang haba na, tsaka ang gulong. Saka sabi ko, hindi na rin ako may, ano dyan. Kasi nga, hindi sila magtuturok nga ng barangay namin kasi wala naman kami schedule doon eh. Wala, hindi talaga sila magtuturok kasi nagagalit na yung ano yung nag-a-announce. Tapos nagsusungit na, sabi nga nung ano, sungit nyo naman po eh, nakamaik siya, sabi niya, ganun talaga kailangan ko na magsungit kasi nga hindi na nga maawat yung mga tao. Tapos wala na social distancing. Tapos yun, sabi ko dun sa ano, ate, kayo na pong pumila kung hindi kayo aalis. Kasi ako hindi na po ako pipila kasi alis na po ako kasi nga ayoko magtsaga. Tapos yun, sabi niya, oh sige, sabi niya, thank you. Tapos yun, sila kasi magtsaga sila, eh ako hindi. So yun, di ano, sabi ko, sige, ano, nung nasa car na kami, sabi nung kumari ko, mag-ano na lang, hindi muna ako ng form. Kasi nga yung form na binigay sa akin, may sulat na, and then ipasa ko na lang ulit. Para ano, makapagpa-vaccine na ako, ma-schedule. Ngayon, binigyan ako ng bagong form. Tatlo naman kami, yung kapatid ko, yung asawa niya, tsaka ako. So, magpapa-vaccine din sila. So, kami magkakasama. So, ayun, yun yung nakakatawang nangyari ngayong araw na to, guys. So, as in, ano, ura-urada nga yung nangyari. Tapos yun nga, sabi nga nitong kumpare ko na, ano, na, yun daw mga taga doon kasi sa area, mga aratan ba? Yung gano'n, yung parang hindi na sanay sila sa pila, yung sanay sila sa gano'n. Eh, kami kasi pag wala talaga, aalis na yung mga taga dito sa amin. As in, wala ka makikita ang gano'ng kagulo, naku, wala talaga. Though dito kulang sa coordination yung mga LGUs. Lahat naman eh, kasi syempre, di ba, sa dami naman talaga. Pero maiinis ka naman talaga kasi hindi kayo na-inform. So, ayun, natanong pagaya niyan, may ganong nangyari. So, hindi naman, kumbaga yun na nga sabi ko, saling pusa lang din ako dito. Hindi aalis na nga naman ako, hindi ako magtsatsaga doon. Kasi nga, syempre, uulan pa, tapos ang haba ng pila, tapos hindi mo alam kung matuturo kang ka, di ba, sakit lang aabuti mo doon, o ayun. So, hindi mo naman alam kung sino yung kamamayan, na kung good, wala naman sana infected, di ba? So, ayun. So, dito sa area namin, yun yung sabi ko, yung vaccine na available is Pfizer, Astra, tsaka sa, ano, Sinovac. Sinovac. So, yun yung mga vaccine na meron kami dito sa, ano, dito sa lugar namin. So, yun yung, ano, baka sa Pfizer ako magpa, ano, kasi nga, magandang brand niya yun. So, ayun. So, hindi na ako nag-vlog nga kanina kasi nga, syempre, magulong na. Baka magmukha lang tayong ano doon eh. Kasi nga, syempre, napaka ano talaga. As in, napaka disorganized yung nangyari. Kumbaga, ang ganda ng pagkasabi kanina na organized nga, maayos. Ay, organized, maayos. Yung organized nga, tapos, ano siya, ang tawag dito, hindi talaga yung ganon, hindi siya ganon kagulo. And then, maraming, yung mabilis lang kayong ano, matuturukan. As in, mabilis lang talaga guys. Ngayon, halos, ewan ko, sigurado, ano pa rin talaga ang haba. Tapos ang traffic na nga doon. So yun, so swerte lang ng mga nauna kanina ng mga taga dito sa amin na ano, kasi nga naturukan na sila. So may schedule sila ng next ano, sa 17. So kami, magsisimula pala kami ng first dose kasi nga, naligwak tayo kanina. Buti na lang ako lang mag-isa pa. Ay, hindi. But what I mean is, ako lang yung pumunta doon kasi yung bayo ko ayaw pa niya magpaturo kasi nga sinisipo at saka may ubo yata siya. So nagpapagaling muna. Eh ngayon, ipapasa na lang yung form na pinila pa namin. So doon na talaga kami magpapabaksin sa pinakaano namin talaga, yung parang center. Doon sa kinukuha na namin ng mga ano, yung permit pag magta-travel kasi nga, hindi magulo doon. Tsaka yun talaga yun namin kasi Santo Tomas nga kami. So yun. So, pero hayaan na natin matuturukan din naman tayo. Antayin na lang natin yung right time kasi nga syempre hindi naman tayo nagmamadali. Unang-una kasi wala naman tayo doon sa ano yung mga cluster na tinatawag. Mga inuuna pa lang naman talaga ngayon kasi is mga ano, senior citizen. So, ba't nga pa tayo nagpapaturok agad? Napaisip din ako noon eh. Inuuna nga naman yung mga ano, kaya nga may vaccine tayo dito sa Philippines kasi nga para sa mga senior citizen natin. Tapos nakikipag-agawan tayo, di ba? So paunahin na nga muna natin sila kasi nga sila yung mas nangangailangan eh. And then yun nga,
Sabi pa nga nung ali dun sa ano na ibigay na daw muna natin, ibigay na daw muna dun sa mga senior citizen yung ano yung time kasi nga sila yung ano kawawa eh, kasi nga sila yung vulnerable dun sa sakit. So kami naman daw, yung mga bata pa naman daw, eh, mag-happy-happy lang once na naturukan na igala-gala kung saan. So, yun. So, maging responsible muna din tayo sa ganung part, no? Kasi nga, syempre, lahat naman tayo gusto natin maturukan and syempre, maging safe tayo sa COVID. Pero, syempre, unawain din naman muna natin yung pinapa-ano sa atin, pinapaunawa ng mga health workers, ng mga, ano, ng mga nagtatrabaho sa ganyan, sa DOH, mga ganyan. Kasi nga, sila, mas alam naman nila yung gagawin eh. Though sabihin na natin na medyo ano na hindi na rin natin nagugustuhan minsan kasi nga syempre 'di ba nakakaano na eh, nakakapagod na rin naman eh. Pero unawain pa rin natin kasi nga syempre mas may nangangailangan ni compare sa atin. Pare-parehas naman tayo matuturo kay natin lang natin yung tamang pagkakataon na para sa atin. Yun lang naman eh. So for me ah, wala namang masama kung maghihintay din ako kasi nga kung talagang pwede na, magpapaturok na rin naman talaga ako. Pero ngayon, eh, paunahin na lang din muna natin yung, ano, yung mas nangangailangan. Yun yung sinasabi ko. So, yun. So, yung sister ko. Sabi kasi, pati daw ang buntis eh. Pero, tingnan natin. Kasi, may nagpaturok daw kahapon, buntis daw yun eh. Sabi ko, hindi ba siya in-interview na, ano, kasi pregnant niya. Di ba kasi, sabi nga, bawal nga daw yung pregnant. Pero, baka din, pwede na rin. Kasi, may nagpaturok eh. So, we'll see. Para at least safety naman yung sister ko kasi nga buntis naman siya. So, ayun. O, diba? Excuse me. Ayan talaga. Tapos yun nga, parang nauubo nga ako doon sa ano kanina sa pila. Hindi ko maiubo-ubo kasi nga na ano ko eh. Kasi nga, syempre, diba? Crime ang umubo ngayon, guys. Alam nyo yun. So, syempre, konting umubo ka lang. Ay, baka kung ano na isipin ng tao, diba? Baka mamaya yung sabi, affected ka. Hindi naman pala, diba? Naubo ka lang talaga. Nasa amin ba yung mga ganun? So, yun. So anyway, kunento ko lang naman yung experience ko ngayong araw na to guys kasi nga nakakatawang hindi naman ako napikon pero natawa lang din talaga ako na ano kasi nga syempre disorganized yung nangyari and then biglaan din naman so hindi napaghandaan di ba? Pero at least kahit papano eh nasasabihan tayo na mayroong ano, available na pwede sa atin. So pupunta din tayo kapag meron tayong ano, right schedule kasi nga syempre sayang eh, free din kasi yun eh. So kung binigyan tayo ng opportunity eh grab natin. So yun nga kasi nga syempre 'di ba para sa safety din naman natin 'yan. So anyway, yun lang naman guys, na-share ko lang naman. So thank you guys for watching. See you on my next video. Bye.